Last Sunday, September 8, although liturgically suppressed, we celebrated the birthday of Mama Mary, 9 months after we celebrated the solemnity of her Immaculate Conception on December 8. Siyempre, kung meron siyang conception at birthday, tatanungin natin, sino ang kanyang mga magulang? Well, traditionally, although not written in the canon of the sacred scriptures, tinatawag natin ang kanyang mga magulang bilang si Joaquin or Joachim or Anne or Anna. Ang source ng mga detalye tungkol sa kapanganakan ni Maria ay ang tinatawag na Proto-Evangelium of James. In this book, it was told that the parents of Mary were already advanced in age. Ibig sabihin, matatanda na ngunit wala pang anak. Nasa panahong iyon ay may tuturing na curse. However, because they never stopped praying to God for the grace of child, in God's perfect timing, ay biniyayaan sila ng babaeng anak na simulat sa pool ng kanyang pag-iral ay tinalagana ng Diyos na maging dalisay or not corrupted by sin. And her parents did everything to ensure her immaculate existence. When ang mga ngalan ng mga magulang ni Maria reveal a profound truth about her and her role in the history of salvation. Anne means grace, samantala ang Joachim means that which God has established. If you put together these two beautiful names, we understand Mary's parents bilang sumasagisag ng pangako ng Diyos which is put into action with His people mula noong unang-una pa. Nawa sa ating pananampalatay Kristiyano ay patuloy nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na walang maliw sa mga konkretong pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. If you have any other questions for me, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you.